Okay ba? Hi! Hello! Tingin? Yes, parang hindi naman. Ayan, ang cute, di ba? Nakapajama ba? Nubad ko kasi nainitan ako kanina. Kaya nag-t-shirt lang ako. Hindi ba nang naka-heater? Kaso kasi pag umaga dito, mainit sa part na to. So, Happy New Year! Happy New Year, mga kaibigan. Happy New Year! Happy New Year! Pero Christmas pa yung mga manika ko. So, ito na nga, last year. December something. December 26 ba? Nakakuha na kami ng SIM card with internet. And i-share ko kung ano ba yung mga process, ano yung kailangan, magkano yung monthly payment ko, ano yung inclusion niya, at saka ilan yung giga niya. So without further ado, ito siya, UQ Mobile. Pero under din siya ng AU ito. Kasi di ba na-try namin yung una naming pinahiram sa aming phone ni company is AU. Okay, si AU mabilis. Tapos nag-change sa Docomo. Kaso kasi si Docomo may time na ang bagal niya. Kaya we decided, our group, kaming apat dito, na AU pa rin kami. Tapos sa AU, ang kailangan lang na ang mga requirements is kailangan active na residence card kasi hinintay pa namin kasi yung residence card namin na ano noon matawag dito dumating yung bago kasi on process siya tapos nung tinanong kasi nung try namin mag-apply hindi daw pwedeng expired na kailangan is active so ayun tapos kailangan ng ATM sa amin kasi JP Bank and then lastly is kailangan ng insurance card. Yung tatlo lang yun na yun yung kailangan. So, ano ba yung mga inclusion? Ito, meron kami yung pinapiling contract eh. Kung contract ba na send via email o paper. So, via paper na lang. Kami de. Pero, hindi ko pa siya nababasa. Pero, in-explain naman sa amin na nung nag-ano sa amin nag-process. May kasama naman sa amin yung nag-handle sa amin na nag-English. Yes. UQ. Tapos may binigay din siyang ito, Setsume Show. Ito, Setsume Show. Nakalagay dito kung ano yung mga, anong makuha mo. Ay, in-explain kung ano yung mga, ano ba explain? For example, kapag nasa densya ka, di ba kasi nasa underground o kaya nasa elevator, humihingi na talaga yung internet. Which is normal naman talaga. Tapos ito na nga. Una, kailangan yung phone na gagamitin mo is open line. Kasi yung kay Amelia kasi sa kanya, ewan ko, hindi kasi gumana yung phone niya galing Pilipinas, which is Oppo. Kaya inofferan siya ng phone. Pero very good yung phone na inoffer sa kanya. At iba, meron naman tayong phone from Akihabara. Ito na nga. Dinownload namin si AU Pay sa kasi UQ Mobile. Ayan, pinadownload sa amin yan. Kasi sa My UQ Mobile dito, gagawa ka lang naman ng account eh. Tapos may kita mo kung ilan yung remaining giga mo. Tapos kung magkano yung babayaran mo monthly. Kung magkano yung bill mo for this month. Tapos naman si AU Pay naman, Pontakado. So pwede mo siyang magamit pag bumunta ka ng Kumbini or other store na ma-accept ng Pontakado para makaka-gain ka ng mga points. Tapos ito na nga, ano bang laman nung SIM? Yung SIM, sa SIM card kasi, may choices kang pagpipilian. Meron silang minimum, meron silang middle, and meron silang pinakamahal. Sabit lang, nandito yung sa cellphone ko eh. 1,628 per month, which is 3 gig lang. Meron namang 2,728, 15 gig per month. And yung pinakamahal is 3,828, 25 gig per month. Ako, ang kinuha ko si 2,728, which is 15 gig per month. Tapos, ang ginawa ko, nag-additional ako ng 5 gig, which is 20 gig. Additional lang siya ng 550 yen per month. Pero since ako, bago lang ako, on the first 7 month, free lang yung wala akong babayaran na additional payment. Pero after nung 7 months na nakalagpas na yon, saka na ako magbabay ng additional 550 yen. Tapos, internet lang yon. Yung calling naman, ano siya, may option kung kukunin mo si 770,
si 550 yen. Or si, o yun, 770 tsaka 550 yen. Ako, ang kinuha ko is si 770 yen. Pero alam ko na bago na to, 800 plus ata to eh. Ito kasi yung papel na luma at ang papel to. Kung tama, ang kinuha ko is 880. Anong laman ng 880 yen na yon? Ano siya, within 1 month, meron kang call na every call kailangan is not more than 10 minutes. Okay? So, less than 10 minutes lang siya. So, if ever may katawag ka, kapag makikita mo mag 10 minutes na, stop mo, mag another call ka na lang. Para yung babayaran mo monthly is fixed lang na 880. Pero, kapag lumagpas ka na sa 10 minutes, may additional bayad na yon. 22 yen per 30 seconds yung bayad. Tapos, merong isang option naman na 550 naman na call. Kaso, ito, ang onti lang kasi nito eh. Sa isang buwan, meron ka lang 1 hour na call. Yon. So, nanong tayo sa option na yon. And, kapag nag-fill out ka na, tatanungin kung paano ka magbabayad. Ako, ang pinili namin is cash, cashukado. So, automatic na siya, sa sa ATM, automatic bawas na siya kasi nga nakakonect na dun yung ATM namin. And, ay, ito pa additional, na ano ko siya, nalaman ko lang siya. Hindi kasi ito na-explain. Oh, hindi, alam ko nito na-explain eh. Ano, diba, for 1 month, 20 gig lang. Yung gig ko na natira from last month is maa-add ngayong buwan. Kaya, may kita mo yan dito oh, sa UQ Mobile kapag nag-up-download ka. Ayun na, may nakalagay. Kurikoshi data, tapos Kongetsu no data. Nakalagay dito. So, ang total ko, meron pa akong 32 gig per month. Tapos, may kita mo lang dito sa pinakababa. Motomiru. Her was wrong. Sa Motomiru na to, may kita mo kung magkano yung babayaran mo. Ayan o, bali ang magiging monthly ko muna as of now is 3,000, ay nakalagay dito, 3,610 monthly na babayaran ko. But after 7 months, kapag ka, ano na, may additional ng 550 dun sa additional na 5 gig na kinuha ko. So, ang bala ko pa nga nung una, sabi ko, ang laki ng bill ko kasi sa internet ko sa phone, 36 na. Tapos yung dito pa sa apato, 3,630. So, ang babayaran ko, monthly na bill ko is nasa 7,000 plus. Kaso, nung ginamit ko na yung data ko, ngayon ginagamit ko yung wifi pag nandito ko. Kasi tinry ko siya nung hindi ko gagamitin ko puro ito lang. Kapag phone yung gamit ko ha. Ang lakas ko talaga sa data. Sa isang araw, nakaka-isang giga ko. Sabi ko, so kukulangin talaga. Kaya ang gagawin ko, kukontinue ko pa rin dito sa apartment na internet, tsaka yung internet ko dito. Kasi, kulang na kulang kapag ka itong phone lang. Lalo na kapag tumawag ka sa messenger. Eh, diba si messenger, napakalakas niya sa internet. Kasi kapag lalo kapag napahaba yung tawag. Eh, ako pag tumawag ako sa Pilipinas, simula umaga hanggang hapon na yan, yung tipong hindi na kayo nag-uusap, basta naka-on lang yung ano, tawag-tawag nyo. Tapos, wait lang. Ah, ito pa. Yung sa regarding sa changes ng plan mo, via app, pwede mo siyang i-cancel. May, check mo lang sa app, nakalagay na doon kung paano. Tapos, sinabi naman sa amin, hindi ba pwede pumunta na lang kami sa shop? Sabi, hindi daw kasi hindi nila makukonek yung pinaka-customer service. So, much better na it's either tumawag ka or yung sa app na lang. Pero, mas convenient kapag yung sa app na lang. Pero, may deadline silang sinabi. Hindi ko na lang maalala kung kailan yung deadline. And, ayun lang. So, ang binigay sa akin after nito at... Ay, tas meron pala. Pwede kang magbayad ng additional 330 yen. Ano, ikaw yung mamimili ng last 4 digit ng cellphone number mo. Diba? Pero hindi ko na yung kinuha. Sabi ko, mamimili pa ako. Okay na yung kung ano ibigay nila. Tapos, ang binigay nila sa akin nga, itong Setsume Show. Eto. Tapos, eto, meron silang pa Omoshikomi. Nya. Ano lang, envelope. Tapos, may nilagay sila yung kontrata mo. Eto. Nakalagay ito yung pinaka-details ng babayaran mo. And kung ano yung mga
package, kung ano yung inclusion nun. Tapos ito na yung SIM card ni Yuki. Oh, ayan, diba? Ang cute niya. Tsaka, pagdating nun, hindi ka naman mahihirapan eh. Kasi sila yung magsiset up. For example, ito, sabi niya, patingin ang phone mo, titingnan natin kung isi-check natin kung compatible ba, kung pwede ba siya yung SIM card sa phone mo, lalo na especially kung kaya siya sa ibang bansa. Tapos, afternoon, itatanong naman nila, okay lang ba papayagan ba na mag-download itong app, ganyan. Tapos, yun lang, da-download lang. Tapos, sila na bahala kung paano mag-set up nun sa app. Sila na yung mag-input ng mga details. Che-check mo na lang, tapos, iyan nila kung papay ka ba, okay lang. Ayan. Tapos, kapag ka wala ka naman kasing compatible phone, may i-offer sila na cellphone. Oo, i-offer. Parang yung, basta yon, basta may i-offer silang phone. Pagdating na lang doon, kung may i-offer sila, ayoko nang sabihin kasi ano, bawal. Parang bawal ata, basta yon. Pero okay naman yung mga offer nila, promise. Kasi yung phone nga lang na i-offer nila is SIM lock. Kasi yung kay Amelia, chinek ko eh, ano siya, under siya ng UQ. Kaya mas maigi, bumili ka na lang din ng second hand phone na open line para at least magagamit mo yung SIM card na iba-iba. Kasi kapag naka-unlock kasi, mahirap din. Ang tagal ng process ng sa UCHO, online kasi ako nag-update ng residence card, so it will take 1 week to 1 to 2 weeks, sabi doon sa ano sa internet, kaya check lang ako ng check. Tapos naka-download na rin pala ako ng UCHO. Ayan, oh, UCHO na app ng JP Bank. Kasi dati hindi ako maka-download nito. Kasi hindi pa pala kasi, wala pala kasi di bang naka-register na phone number. So, ang nangyari, nag-google ako kung paano mag-change ng phone number. Madali lang pala, pupunta ka lang sa ATM ni JP Bank. Tapos, itatype-type ko lang, sobrang dali lang siya, convenient. So, kapag na-register mo na yung phone number, nakapagpalit ka na ng phone number, download mo na, tapos madali na. At least dito, kapag sa YouTube Bank, kapag ka may app ka kasi ng JP Bank, may kita mo yung balance mo. Tapos, for example, ito, maglalagin ako, tapos naka-face ID naman ako. Nakalagay siya na kung updated na yung residence card ko or hindi. Parang yung sa akin, hindi pa updated. Kaya sabi, ano, your residence card is not, ganun. So, yun lang. Ano pa ba? Wala na akong masabi. Yun lang yung aking internet plan na 3,600 something. So, yun lang. Sana naintindihan nyo ang aking setsume. Okay po ba? Mukhang okay din naman siya. So, yun lang. Thank you, bye! Bye. Annyeong.